pastors, ng mga faith pastors na nandito ngayon sa buong Pilipinas, na nanghihingi, nagbibigay ng mga ano-anong goods like no doors, like huwag kayong maniwala niyan. At saka isa, Switzerland. 5 minutes na lang. Usahay madumig si Switzerland, Father. So, meron siyang uncle, no, na kadayalog niya kaninang umaga. So, i-share mo yung dialogue mo, sister, okay. Desiree. Kaninang umaga, habang nagbe-breakfast kami, nakipag-share because ang uncle nako, daghan kay marami siyang mga tanong. Siguro, panahon din na magtatanong siya. Sinagot ko ang mga tanong niya na through Bible and references. Mm-hmm. Noong tinanong ko siya, kasi marami siyang, siya dating Katoliko. Mm-hmm. Dahil doubted siya sa Catholic, nung Katoliko pa siya, nabihag siya sa ibang sekta. Dili siya matawag na religion kay sekta lang. Mm-hmm. So ngayon, hindi siya maniwala. Nung tinanong ko siya, hindi siya maniwala ang founder sa Catholic Church is Jesus Christ. Klaro mga kapatid, na balik-balik na ito, na pinatunayan ng ating mga kapatid na CFD, na especially si Father Darwin dati, na itong natuturo pa through Bible and references. Mm-hmm. Tinargot ko siya sa Mateo 16:18, sinabi ng Diyos kay Pedro, ikaw si Pedro, sa ibabaw nitong bato, itatag ko ang aking simbahan. Mm-hmm. At saka napatunayan din sa references na Catholic Church was founded by Jesus Christ in 30 AD. Hindi siya maniwala kay, sabi niya, kasinungalingan, dahil hindi ko din siya mabiblame dahil hindi nga siya nag-aral. Basa lang siya kay sila, itong mga dating mga ibang relihiyon, ibang at saka sekta, naniniwala lamang sila sa sola et scriptura, Bible alone. Pero mga kapatid, hindi to pwede na Bible alone. Because we have also history. Tinuruan tayo sa Hope Otso-Otso, read the history book and see. Ang tao, kapag hindi... Ang tao, kapag hindi nagbabasa ng history, di ka talaga maintindihan. Kaya hindi sinulat lahat sa Biblia, kaya inutusan, kaya sinabi ng Diyos. No? Sinabi na magbasa ka. So kung sinabi na magbasa ka, basahin mo talaga para maintindihan mo. Kaya itong problema sa mga ibang sekta at ibang relihiyon. Sula et scriptura, hindi mo talaga maintindihan. And may tanong, sino ba ang... O magsabi tayo kung ang authority at moral sa Biblia, sino may authority? Sino ba ang may authority? 'Di ba? Ang nagbigay ng authority, ang simbahan, yung mga taong nag-evangelize without authority, they are fakes. Ngayon nga ang ebanghelyo ngayong umaga, ang sa ngayong day na ito, ang ebanghelyo, tinuruan tayo maraming mga mini na propeta. No, mga fake prophets, di ba? Kaya magbantay tayo. Kanina, habang sa mass, nagsabi si Father na maraming tao na nabibibihag sa mga false prophets. Kaya marami ngayon. Parang sila bang pagkidlat, parang mga uhong tumutubo. Mm-hmm. So, magbantay tayo niyan. So, sabi pa niya, tinanong ko siya kanina, 5 question, hindi niya masagot. Anong meaning ng pastors? Who is the father of Protestantism? And who compiled the Bible? And then, who is the first bishop in Antioch? Mm-hmm. At saka ano pa yung tinanong ko sa kanya, na sino bang inutusan ng Diyos na mag-evangelize? Diba? Kung kinsa man ang mga, sino ba ang the kingdom of God, no? The kingdom of God is the kingdom of priest, no? The priest. So, ngayon, ang pagka kilala niya sa word na pastors,
iba kasi fake sila kaya hindi niya naintindihan kung ano ang pastors which means is priest or ministers who has kanabang may mga parishes nag sila ang nagdadala no sa meaning mga pastor may meaning sa pastor is a priest is not pastors ng mga fake pastors na nandito ngayon sa buong Pilipinas na nanghihingi nagbibigay ng mga ano-anong goods like noodles like wag kayong maniwala niyan. At saka isa tinanong ko siya kasi sabi niya Christian daw sila but they are not Catholics. Ba't tinanong ko siya ngayon nabasa mo sa Biblia Christians. Alam mo ba kung sinong unang gumamit ng word na Christian? Hindi pa rin yun masagot. Ilan na ang tanong ko, hindi nila masagot. Bakit? Dahil nga, hindi nila yan inaral. At saka, sila, puro lang sila, anong tawag niyan? Laway, puro lang sila salita. Wala naman silang ipapakita. Totoo. Tayong mga Katoliko, mayroon tayong mga ebidensya. True Bible and history books. Marami tayong referensya. Sabi pa niya, tinanong ko din siya kanina na sinong nag-Christianize natin. Sabi niya, by Spain, by Magellan, only Magellan. Sabi niya, yes, only Magellan. Uy, di na pwede sa akin. Sabi ko sa kanya, si Magellan may kasamang pare. Sinong pangalan ng pare? Inano na kita na may kasamang pare si Magellan. Si Magellan, ang kasama niyang pare, si Padre Pedro Valderrama, isang OFM priest. Tapos tinanong ko din siya kanina, saan naganap ang unang Santa Mesa? Kay Katoliko ka man noon, saan? Hindi din niya alam. So, sinabi ko na lang sa kanya sa Limasawa. No? Sa island of Limasawa. The first mass is in Limasawa Island. Kaya, ito mga kapatid, mag-ingat tayo sa mga tao na sabi nga, parang mga karnero, na parang talagang mga mabait, nakasuot ng puti, may mga ano pa dyan, na parang tayo, sometimes makita natin ang mga pare na parang hindi pare, para lang mga sakristan, no? Sila talagang suot na suot. Huwag kayong maniwala dyan. Kaya, pantayan nyo, mag-ingat kayo. Kasi ngayon, sa panahong ito, marami talagang mga nagpapakilala na sila daw ang totoo. Bantayan nyo, sabi ng Diyos sa Biblia, I will build my church singular. It's not plural. Kaya magtanong kayo bakit maraming churches ngayon. Jesus did not said that I will build my churches. Jesus said, I will build my church. Kining church na ito, sino itong church na ito? Isa lang. Only the Catholic Church. Wala nang iba. Kaya, ang kayo, mga Katoliko, kaya, iimbitahan ko kayo, wag mag-ingat kayo, pag gusto nyong matutunan pa, mag-invite ko kayo, makinig kayo ng mabuti, kasi blessed kayo, kasi may punto por punto sa live. Marami kayong matutunan. Ako kahit busy ako, pag may time ako sa aking mga personal time, take note mo, habang halimbawa nagpa-plansa ako sa aking personal time, nakikinig ako. Kahit may work ako sa aking kuha, naglilinis, nakikinig kasi marami tayong matutunan. Kaya mga kapatid, invite ko kayo, pero huwag kayong matakot. Kasi sabi nga, ang simbahan, ang haligi o ang sukaranan sa kamutuuran. Totoo. Kaya huwag kayong matakot. Kasi kung nandyan ka sa katotohanan, walang dapat ikatatakot at walang dapat ipagbahala. Og maraming salamat. So hanggang kailan ka dito, sis? Hanggang July 31 ko dito sa Pilipinas. Pero babalik na ako kasi magpunta pa ako ngayong Friday sa Pitugo Island kaya may invitation din ako doon. After Pitugo, balik ako sa Cagayan de Oro sa amin. Kaya nagpasalamat din ako sa pagkakataong ito kay Father Darwin na binigyan ako ng pagkakataon na maipaibahagi ang katotohanan na sana marami kayong matutunan at huwag kayong kahit ganyan man talaga kung sinong nagsiserve kay Lord, marami talagang trials and difficulties. Pero huwag kayong matakot. Only just
na isentered lang ang Diyos sa buhay natin. At saka, marami akong pasalamat kay Father sa pagkataong ito na for my 25 years as a religious life and wow. Also for the prayer of Father Darwin during the Mass this afternoon, maraming salamat. Dahil ito ang gift na binigay ng Diyos kaysa ating mga faith as a Catholic faith, the center of our lives is the Holy Eucharist. At saka maraming salamat, Father Darwin. Great po yung ano mo, sister, kasamang mandrim mo. Oo. Naod sa atin ngayon. Alora, Bulyo Salutare, tutti li miei consorelle in Italia, che adesso ore quasi alle 10:30 di mattina, che stanno lavorando in questo momento, che diversi apostolato, diversi servizi che stanno facendo. Adesso sto qui per la mia vacanza, no? So anche voglio salutare la mia madre generale, anche la vicaria, la madre Amabele, la madre generale Sorita Sabatino. Asa tutti le mie consorelle in Italia. E grazie, mille grazie. Grazie di cuore. Maraming salamat, Father. So marami na kayong mga sisters ngayon, sister, sa buong mundo? Marami na, Father. Ilan na? We are almost 600. Wow, ang dami na. Mm-hmm. We are international, Father. Mm-hmm. Ngayon kami, dito sa Philippines, nag-celebrate na kami ng from 1976 until now. Marami kaming community dito sa Pilipinas, pero ang sa Cagayan de Oro, wala kami sa Bohol, wala kami sa Jensan. Sa Mindanao, sa Jensan lang. Meron kayo sa Jensan. Cebu. Meron mo kayong mga hospital, mga paralan? Meron. Sa Paranaque, preparatory to college, Father. Kami eskwelahan. Dati doon ang formation ko. Yung pumasok ako doon ang formation namin. Doon sa Paranaque. Paranaque po. I-greet mo yung mga madre mo sa Paranaque. Ah, hello po, mga sisters. Nandito po ako ngayon sa vacation. Nanonood sila, di ba? Oo. Kung sinong mang nanood dyan ako, sisters ko sa Paranaque, nandito ako ngayon sa Bohol at na-meet ko si Father Darwin. Alam ko, congregation nyo, ter? Franciscan Sisters of the Sacred Hearts. In Italiano, Suori Franciscani dei Sacri Cuori. Ang founder niyo si... Our founder is Father Simplicianus of the Nativity. Father Simplicianus of the Nativity. Ha? Kailan siya namatay? Alora, ang congregation namin na found sa 1886, Father. 1886. Wala pa, hindi pa siya Saint Father. Venerable pa lang siya. We are working. Kaya pagdasal niyo po, Father, na sana kahit biyako lang. Pagdasal niyo po ang aming... Ano yung... Meron na siya milagro? Wala pa po, Father. Wala pa siya. Kaya nandyan na sana yun. Pero dito sa Pilipinas, after 15 years of processing that, na decide na confirm na it's not a miracle. Hindi na-approve. Hindi na-approve siya, Father. So now, we are also praying for that, Father. Sa beatification sa aming founder, si Father Simplicianus. He is an OFM. Italian siya? Italiano, Father. OFM? Ano yung Oblates? Dede, hindi, Father. OFM minor. Minor. Parang si, sino yung si Bro Juan? OFM siya eh. Minor. Si Bro. Si Brother. Friends. Edison? Oo. Minor siya. Franciscan minor. OFM. Kaya sana mga kapatid, saka sino mang nakikinig na mga pare ngayon sa live na ito, sana ipagdasal din ninyo ang aming congregation. At saka ipagdasal ninyo ang aming new Mother General. Saka kaming mga Mother, ipagdasal. Ilang taon na si Mother General? Si Mother General namin ngayon, mga 61. Kaya ganito 61. Kasi ang nangyari, Father. Noong May, supposed to be uwi ako ngayong May. Kaso lang, hindi ako pinawi dahil sa election. So nag-elect kami, may nanalo noong May 16. May and election then, pala sa inyo? Oh, nag-elect ang aming congregation for the Mother General. Kaya tapos na, every six years kami Father. So ngayon, nag-elect kami, Father. May nanalo na, ang pangalan niya ay si Sor Rosalba Schiavone. Pero, Father... Anong nationality niya? Italian.
mga Italian. So ngayon, Father, ganito ang nangyari. Na-elect siya, 15 days lang po, after 15 days namatay. She is only 59 years old, cardiac arrest. Mm. Opo. Then after that, after that nag-elect naman kami uli. Kasi ika 19th election. So 28 na. Ngayon ito ang new Mother General naman namin. Fifteen days lang siya na-elect. Oh, na-elect tapos namatay, cardiac arrest. Parang nakakalungkot nga, pero siguro may plano ang Diyos para sa amin. Totoo. Kaya pala hindi mo tinanggap nung inilek ka. Hindi mag-inilek. Takot ka mamatay agad. Father, hindi ko yan pinangarap. Ang pangarap ko lang po, Father, ay maging isang ordinaryong matay. Di ba napili ka tatlong beses? Hindi po, Father. Sabi ko, parang noon sinabihan ako na bakit hindi ako mag-superior or mag-ano. Pero hindi mo tinanggap. Hindi ko yan tinanggap. Hindi naman siguro yan disobedient kasi alam ko din ang aking sarili, Father. Pero, naka-audience sa kayo ni Pope Francis. Opo, Father. Wow. Opo, Father. Naka-audience ako kay Pope Francis nung na-elect siya as a Pope. After 2 months, naka-audience ako. Four times na po. Ah, ang dami na, no? Opo. At saka kay Benedict, naka-ano na po ako. Naka-ano kayo? Naka-audience po ako kay Benedict. Si Benedict, nung nag-final vow ako, nabigyan ako ng pergamena. Ano yung blessing? Pergamena? Yung blessing. Blessing. Papal blessing. Oh, papal blessing po, Father. Nandiyan sa bahay namin nakaano. Anong pinag-usapan ninyo ni Pope Francis? Hindi naman, Father, kasi malayo lang, ihan lang siya, nag-return talaga kami ang ganun. Kasi sa dahil sa maraming tao. Sa maraming tao, hindi namin. Ano yung message niya sa inyong lahat? Yun na nga, dahil sa yung nag first kuan ko sa kanya yung audience na anuhan niya yung sa humility at that time nag-share siya sa humility. Be humble, always be humble. As like kasi at that time that was May, I think, that is a Marian month na like Mama Mary. We must be humble, no? In every ways, in every yun na sinabi niya. Na kahit sino ka man, pare ka man, madre ka man, lay ka man, we must be humble. Yun ang first nga audience ko sa kanya. So, ilan kayo lahat sa Italy, sister? Na mga Pilipina. Mga madre doon. Madre kami sa Italia. We are only 200 plus. 200 plus? Oo, 200 plus kami. Pero, konti na lang kami, mga Pilipina, Father, kasi marami kaming Indonesians ngayon. Contemplative ba kayo, sister? Hindi, both active and contemplative. I see. So, kaya nakakalabas kami, kaya ito, nakakabakasyon kami, every 4 years ang bakasyon. Every 4 years, so matagal na. Oo, kaya nga nung naka-uwi akong 20, dahil COVID, hindi ako makapunta ng Bohol. So 8 years, hindi ako nakapunta dito. Yun na lang, 2024. COVID is 2020. Bumalik ka din after ilang buwan ka magbakasyon? Hanggang July 31 po, Father. So 1 month? 2 months lang po. 2 months on vacation. Kasi August 4 ang aking flight, pero mag-stay pa ako sa bahay ng brother ko. Sa Cebu. Sa Cebu man ang Cebu. Ang starting ko, Cebu to Italy. Direct po. Mag-ano lang po, ng Hong Kong for 1 hour and 2 hours, ganun mga ganun. Tapos, 21 hours ang biyahe. Parang isang araw. Oh, parang isang nandun araw. Nandun ka lang sa, no? Oo. Sa ibabaw ng kalangitan. Alapa. Grabe. Nang may tanong ka, bro? Ni sister? Wala na. Okay na. Maayo, maano yung one. Parang si Andy, ha? Lagi na nanonood dito sa atin, yung mga Catholic Faith Defender. Lagi siyang, pati yung mga kasamahan niya, ay laging nanonood sa ating programa. Kahit nandito lang tayo sa Bohol, ay nakaabot tayo sa iba't ibang lugar. No? Salamat sa social communication, social media, na sa pamagitan nito, ay naisiwalat natin ang katotohanan. May mga nag-comment, sister, no? Basahin natin yung mga comment dito. Sabi si Arlene Cabalia, good afternoon, Father Darwin, and Sister Tisery. No?
You're right, sister. Humble dapat kahit ano pa ang narating sa buhay, no? So, marami nagko-comment natin ngayon, sister, sa ating live. At hindi ko mabasa lahat, no? Dahil sa dami nito. Sana po marami kayong natutunan sa aking sharing. Oh, na-inspire yan sila dahil kasi sa ano mo, sa mga... Basta sabi ko lang, for 25 years as a religious life, ups and down, mayroon yan. Kahit sino, kahit saan ka man, pari ka man, madri ka man, lay ka man, nandyan talaga ng ups and down. Pero basta isentro lang ang Diyos sa buhay natin, Hindi ka mawalan ng pag-asa. Para yan sa sakyan, sister, di ba? Wag hindi ka magpagasolina. Mauubos yung gasolina mo. You should go to the gasoline station para ma-full tank na yung inyong gasolina at makarating ka kahit saan. No. Ganun din yung buhay. Ang kailangan natin ng gasoline, ang gasoline natin ay isang biyaya ng Diyos through His sacraments. So maraming salamat, sister, no? Sa maraming natuto sa sharing ni sister ngayong tinaputol kanina, sister, eh. Hindi maganda yung signal. At andito tayo sa gilid ng parang pantalan dito. Ang sarap.